Hi! Good morning! So today, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga karakteristik ng mga whipped cream na available sa ating market. So pag-uusapan natin yung tatlong whipped cream or non-dairy whipped cream na available sa ating market. No? Number one, we have the Ever Whip. Okay? Then number two, we have the Bungee. And the third one is the Mona Lisa. So kung mapapansin nyo, wala ritong Whip It dahil yung Whip It po is not in liquid form. So para ma-differentiate natin kung ano-ano ba talaga yung pare-pareho ng liquid form, ito muna yung ating i-differentiate. Okay? So sa Ever Whip, it has a nice texture, no? Nice texture ng Ever Whip and most of the time, available din siya sa mga supermarket. At nagre-range ito sa 198 pesos. Okay, so medyo mura siya, no? At marami ang sasabi na stable daw ang Ever Whip. Agree naman ako doon, no? It has a semi-sweet taste, semi-vanilla flavor, soft and not easy to set. So yun yung maganda sa kanya, na pwedeng medyo mas matagal ng konti yung decorate natin ng cake, hindi siya magbabago ng texture, no? Unlike yung ibang whipped cream or non-dairy whipped cream. Okay? So, next naman natin is the Bungee. No? Yung unang tawag ko dito is Bungee. Pero sabi nila Bungee daw yung tamang pronunciation. Anyway, so, it has a bitter aftertaste. Yun yung most likely comment ng mga nagko-comment din sa mga previous na video ko about sa Bungee, no? Bakit daw medyo bitter in taste? Normal lang daw ba yun? Opo, normal lang po yun because of the fats na ginamit doon. Okay? So, kaya lang, the problem with the Bungee is it is easy to set. Dapat mabilis kang kumilos kapag gamit mo yung Bungee kasi mabilis siya nagsiset or mabilis siyang parang gumagas, hindi naman gumagas pang eh, pero tumitigas agad yung ating whipped cream kapag hindi mo siya na ilagay agad sa cake natin or na-design agad sa cake natin. Hindi siya ganun katamis. Neutral lang yung kanyang sweetness. And then yung vanilla flavor niya is not that intense. So dumating sa point na kailangan ko pang maglagay ng vanilla kasi hindi ko mahalos malasahan yung vanilla niya. And also, naglalagay din ako ng confectioner sugar kapag Bungee yung gamit ko dahil medyo hindi nga siya ganun katamis. Okay? So, ano pa? Next naman natin is the Mona Lisa. Okay? So, yung Mona Lisa, it has a nice texture. Ano pa ako ha? Texture. No? Soft and not easy to set. So, para siyang Ever Whip, no? Hindi siya ganun kaagad nagsiset or tumitigas agad kapag hindi natin na-design agad or nailagay sa cake. It has a good vanilla flavor, which is good kasi hindi ko na kailangan magdagdag. And it has sweet. Sweet siya. Okay, so sa tatlong yun, sa Ever Whip, Bungee, and Mona Lisa, ang pinaka-favorite kong gamitin is the Mona Lisa. Okay, bakit? Una-una, hindi ko na siya kailangan lagyan ng sugar and vanilla. Pangalawa, yung texture niya is perfect para sa akin. And yung price niya is, kung yung Ever Whip is 198, tapos 200 pesos naman yung ating Bungee, yung Mona Lisa is nasa 210 pesos. So medyo mas mahal siya ng konting-konti lang naman compared sa Ever Whip na parang 12 pesos lang yung difference niya. Pero yung quality niya is talaga magagamit natin siya for our cakes, no? Black forest, for toppings, pwede rin siyang gamitin sa mga prop. So yun yung favorite niya, yung Mona Lisa gamitin. Because it has the perfect whipped cream taste, sweetness, and texture for me. Okay, so this is not a review, this is just my opinion dahil po yun po yung observation ko sa paggamit ko ng mga whipped cream na nabanggit natin. And also, if you have any other observation about the whipped cream or non-dairy whipped cream,
cream na available sa market na binanggit ko ngayon. Please comment down below para at least ma-review natin ulit kung ano ba talaga yung mga good and bad about whipped cream na ginagamit natin na available sa market. Okay? So yun lang guys. Thank you very much for watching. Bye-bye!